start pa lang ng relationship namin, medyo hindi siya maganda. Hindi talaga siya maganda. Hindi siya naging maganda. Hindi na ako mag-ingat sa mga sinasabi ko kasi ito naman talaga nangyari. Oh, nagigigil ako! What's up mga tol? Kylie Padilla at Aljo Rabrenica. Inaming hindi talaga naging maganda ang simula ng kanilang naging relasyon, na kung saan nga ay inamin ni Kylie Padilla kung paano nga siya hinigpitan ng gusto noon ng amang si Idol Senator Robin Padilla. Masasabi ko kasi ito naman talaga nangyari. Strict kasi yung tatay ko, ayaw pa niyang magka-boyfriend ako. Tapos after noon, nung nalaman nila na may, I was seeing someone, yun na nagkagulo na. There were things. Mapapanood nga natin sa isang lumang video at naging vlog ni Kylie Padilla noon. Nakasama naman rito ang asawang si Aljo Rabrenica, na kung saan naman sa kanilang pinag-uusapan na nabanggit nga rito ng mag-asawang Aljo at Kylie kung paano nga hindi naging maganda ang kanilang unang naging relasyon noon. Na ayon nga sa mag-asawa na umpisa pa lamang ng relasyon nila ay sinubok na nga kaagad sila. Pag-aamin pa nga ni Kylie Padilla na hinigpitan nga siya ng gusto noon ni Idol Senator Robin Padilla, na bawal na bawal nga itong magkaka-boyfriend. Na umpisa pa lamang nga ng kanyang karera noon sa showbiz ay nasa murang edad din ito. Nakaagad nga noong umusbong at sumikat ang pangalan ni Kylie Padilla dahil nga sa amang si Idol Senator Robin Padilla, nang mapasama nga ito sa Joaquin Bordado na pinagbibidahan naman ng kanyang ama. Nasimula nga noon ay nagsunod-sunod na at kabi-kabilaan na ang naging proyekto ni Kylie Padilla dahil nga sa lakas ng kanyang karisma bilang action star. Pero dahil nga sa kapusukan ni Kylie Padilla ay na-inlove nga ito sa actor noong si Aljo Rabrenica, na siya namang dahilan upang mabuntis nga ito sa kasagsagan pa naman ng kanyang kasikatan at karera sa mundo ng showbiz. Na hindi nga umobra ang kahigpitan noon ni Senator Idol Robin Padilla sa anak na si Kylie Padilla, dahil nga nabuntis naman kaagad ito. Nasa kasagsagan pa naman ito ng karera at kasikatan ni Kylie Padilla noon. Kaya naman sa pagbulgar at pag-aamin nga ni Kylie Padilla, na umpisa pa lamang ng kanilang naging relasyon ni Aljo noon ay hindi nga naging maganda ang takbo nito. Nasa pag-aamin pa nga ni Kylie na isa nga sa mga rason rito ang kahigpitan ni Idol Senator Robin Padilla sa kanya noon, na mas lalong nagkagulo pa nga noon raw ang naging relasyon nila ni Aljo nang malamang ang buntis na ito. And actually, nung start pa lang ng relationship namin, medyo hindi siya maganda. Hindi talaga siya maganda. Hindi siya naging maganda. Hindi na ako mag-ingat sa mga sinasabi ko kasi ito naman talaga nangyari. Strict kasi yung tatay ko, ayaw pa niyang magka-boyfriend ako. Tapos after noon, nung nalaman nila na may, I was seeing someone, yun na, nagkagulo na. There were things na nailabas sa media na ayaw ko sanang mailabas, malaman, hindi naman kailangan, that is private, pero lumabas pa rin. Kasi pag nasa loob ka ng sitwasyon, hindi mo nakikita na hindi pala maganda sa lahat ng naapektuhan. So, it's our choice as adults. Now we do like to keep things more private. Based on my experience sa earlier part ng relationship natin, ang dami talagang toxic na nangyari na hindi naman kailangan. Hindi kailangan ng dirty laundry mo, i-ere mo. That's not how I want my life to be like. Actually, lalo na siya. Gusto niya talaga low-key. Maganda nga to kasi at least nasasabi natin ngayon what we were feeling about it. Kasi nung time na yun, parang feeling ko na pipilitan ng time magsalita kasi kailangan na eh. Kasi yes, ang gulo na. Well, we're young. Number one, yun bata eh. Tayo. Pero kahit bata tayo, looking back, kung ano yung mga decision na iniisip ko nun na para sa atin, tama. Diba? Lahat ng taong pinapasok natin sa relasyon natin, oo, kasi hindi talaga nakatulong. It's a good experience na kaya tayo nag-mature ngayon. Kailangan bang malaman na nandito na tayo dalawa? That time? Ang year na yon, hindi ko siya gustong aminin. Actually, oo nga. We were taking it slow eh. I felt like na parang it's not the right thing to do. Pero para sa akin, what's right thing to do is to be with you, diba? Is to love you, to take care of you. And that's what I did that time. Keep moving forward, diba? Always aim for growth. Magkamali ka, so what? At least, nagkamali ka na mabilis. That's why now, medyo low-key kami kasi nga, toxic ng first part of our relationship. And now that everything is out in our control, yan ang pinipili namin to keep it more private. Anyway,
Samantala, pag-aami naman ni Kylie na natuwa nga ito ng gusto raw kay Alger. Dahil nga raw, nang magsabi nga siya kay Alger, nabuntis na nga siya. Ay hindi nga raw, nagdalawang isip si Alger na panagutan ito. Nalakas loob pa nga raw itong inamin ni Alger sa pamilya ni Kylie at ibinunyag sa publiko. Kasi malaking dahilan din nung nabuntis ako kasi alam ko, bilang isang babae na magiging nanay na, kailangan ko mag-mature talaga. Actually, nakakatuwa nga siya eh, kasi nung nabuntis ako, hindi ka natakot harapin yung magiging responsibility. Yes. Ang curious naman ako, sabi mo buntis ka? Sabi ko, okay. Actually, nainis ako ng slide, pero okay din pala yung girl ko yun. Panik na panik sa amin. Oh. Bakit? Alam ko lang, pipilitan ka. Maging honest ka kasi. Kasi pag bad trip ka, hindi energetic ako. Hindi ka madala. Okay. Hindi ka madadala. Ang gagawin ko, papapayaan kita. At titignan din kita ng masama. Masama mo. Siya masama. Bakit? Kasi doon siya nag-work eh. Ayun na naman. Tapos after nun, okay na siya. Kasi kung papansin mo yung ganyan ng bad trip, ako mas lalala lang. Tanggap mo yun sa akin. Oh, naman. Lahat naman ang tao. Hindi ko rin din sa maisip sa sarili ko. Paano mo ako natatanggap eh? Okay na. Done na tayo. Yes! Yes! Kakanta na tayo. Anyway. Dati natatakot din ako sa aspeto na walang sikreto sa relationship. Pero, hindi yung maganda. Kasi kung you are both spiritually and intellectually connected, mararamdaman yung sa isa't isa yun. Diyan magpapasok yung love language. Yan sa mga relasyon. Ang importante lang talaga is communication with each other. No secrets. Anyway, So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Alam.